Magandang araw mga lamat. So, kamusta? Weekend na naman. Kumita ba kayo last week? Sana kumita kayo, and kung hindi, aral-aral lang, makukuha din natin yan. So, meron tayong isang alamat no, na nag-comment sa YouTube natin. Si Wolfstock. Ito yung tanong niya. Ayos, risk management, idol, alamat, laking tulong talaga palagi. May tanong lang ako, idol, o bali hinihingi ng opinion mo. Halimbawa, paalala, medyo magulo to. Haha, nagyan ko sample price para intense. Example, bumili ako ng 2.5 shares, EOD, 10.14. 5K talaga yung plan ko na position. So, 2.5K muna kasi sabi ko malamang walang gap up na magaganap kasi nag-breakout to sa 9.32. Pero may nakita akong DNA na nag-gap down to. Tapos yung week, nasa 10.5 level. So ayun, kinabukasan, nasa baba nga yung nag-open. Sa 5 minutes chart, umaba yung first candle hanggang 9.8 ata. Pero umakit din kaagad tapos nag-resist sa 10.5. Pinapanood ko muna, sabi ko, papasok ako pag umaba ulit sa 9.8 area. Kaso hindi ko nahuli. Mapapamura ka kasi minsan kayo numura eh. Haha. So nakapasok ako, 10.14 na din. Di ayan, 5K na yung position ko. Tapos, nag-set na ako ng cut loss sa 9.8 level. Tapos TP around 11 area. Ngayon, hingi sana akong opinion kasi newbie lang ako pag nag-set ba ng target cut loss at target price. So, ano ba ang tamang disiplina para sa'yo? Halimbawa, lumipad na yung price pero wala pa sa target TP, kumbaga parang nasa kalakasan pa din kasi kinakain pa nila. Pag ganun ba, sa kagaya nyo nasanay na sa market, ang tamang approach ba ay sundin yung plan, kumbaga lumipad ng konti, di nyo ibibenta, tapos biglang nabuhusan, inabot yung cut loss, doon ka nakapagbenta. May tuturing ko po ba na good trade pa din kahit na binagsakan ko yung cut loss level ko, hindi ko binenta nung lumipad ng konti. Pero di naman inabot yung target price ko. Please enlighten me, idol alamat. Haha. Ayun no, medyo mahaba yung tanong ni alamat. Regarding dito alamat, kasi iba-iba tayo ng bias sa market. Iba-iba tayo ng risk profile. And then, iba-iba tayo ng idea. So, regarding dito, meron din akong PXP. And siguro ito na lang yung i-share ko. Kung paano ba ako nag-set ng cut loss level and ng TP. So parang trade management kasi. And then, lalo na kung umangat na yung price, dapat meron tayong tinatawag na trail stop. So ito yung paliwanag ko kung paano ko minamanage yung trade ko. Ito yung trade ko sa PXP. Makikita natin, yung average ko is 9.32. And then, meron pa ako ng PXP ngayon, 10.68. So, tara, tingnan natin sa chart kung paano ko i-manage yung trade. So, ito yung chart ng PXP, mga alamat. Unahin natin yung entry. Bakit ako pumasok sa 9.3? Natin, 9.3. Yan. Una, bakit ako dyan pumasok? Dahil breakout siya ng 100 MA. Kung makikita natin, ito yung 100 MA, no? Yung blue. And then, nag-breakout din siya sa mga mini resistance niya dito. So, ayun yung naging technical reason kung bakit ako pumasok at 9.3. And then, ang cut loss level ko niyan is below 9. Lagay natin ng 8.98 or 8.95. Yan. Gawin natin siyang red. So kung bakit 8.95 ang nilagay ko, meron akong tatlong reason din, technical reason, kung bakit dyan ako nag-set ng cut loss. So, syempre, ganun din. Kung ano yung mga reason ko for buy, yun din yung magiging reason ko for sell. Una, yung 100 MA. Kailangan niyang ma-breakdown ulit yung 100 MA para tamaan niya yung cut loss level ko. So, siya yung una kong kakampi. Magsusupport yan, dapat. Yun ang bias ko. And then, itong yung dalawang picks na to, inaasahan ko rin na magsusupport yan dapat. Kasi di ba ganun naman. After mag-breakout ng stock sa mga resistance, kunyari ito yung resistance natin.
kailangan niya mag-support dyan. Yan yung tinatawag niya lang retest. No? Pag yan lumusot dyan, so bull trap. Bull trap ang magaganap. So, ayun yung pangalawa. Pangalawang reason kung bakit ako, pangalawang susuporta sa akin para hindi maabot yung cut loss point ko. And ano yung pangatlo? Yung pangatlo is yung 9 pesos. Yan. 9 pesos. Bakit 9 pesos? Yung mga whole numbers kasi mga alamat, no? Psychological support yan. No, pwede dyan mag-support yung mga stock. Pwede rin maging resistance. For example, katulad nitong 10 pesos. Yan. Pwede siya maging resistance. Pwede siya maging resistance yung 11. So, ayun yung reason ng psychological number. Kasi yung mga tao, gusto nila magbenta dyan or gusto nilang bumili dyan. So, i-next natin yung TP. Una, syempre, kailangan yung tingnan yung mga pwede niyang untugan yung mga resistance. So, tama si Wolf, no? Yung 10.5, pwede siyang maging resistance. Yan yung initial TP ko. Pero, meron akong mas nakikitang mas magandang TP, which is yung gap. Dito. Di ba, meron silang kasabihan na fill the gap. So, yun yung inaasahan natin sa PXP. Eh, syempre, walang hype, no? Yun lang yung trade idea ko dito kay PXP. So, ayun. Ganun lang. Mag-set ng TP. Kailangan mo maghanap ng mga resistance kung saan siya pwedeng mauntog. And then, ngayon, yung trail stop. Di ba maalala natin yung trail stop? Yung gain ko ngayon sa PXP is 13.48%. So, ang tanong, hahayaan ko pa ba na bumalik sa cut loss level ko 8.95? Right. Buray nga natin yung mga drawing. Ang gulo eh. So, ito yung cut loss level ko. Hahayaan ko pa ba bumalik yung presyo and mawala yung gain ko na 13%? Siyempre, hindi na, no? So, saan ako mag-set ng trail stop? Una, maghahanap din ako ng kakampi ko. Diba? Na pwede siyang mag-support. So, ito yung mga nakita ko. The breakout niya na itong 10.5. So, di ba, syempre, pag na-breakout niya, isipin mo, magsusupport siya. So, yun yung expectation natin. And then, ang nakita ko pang isang trail stop dito is yung candles. No, yung kandila. Pwede ako mag-set ng trail stop below this low. Yan ba yan? 10.12. Pwede na natin yung 10.5 ba para di magulo. So, below 10.12. Diyan ko isiset yung trail stop ko. Ibig sabihin, kung bumagsak siya ng 10.12 or 10.10, mawawalan ako ng gain na around 5%. Pero feeling ko hindi yan 5% eh. Try natin. Kunyari, kay Alamat, meron siyang 5,000 shares. Then yung entry niya is 9.3. sa akin na, and then 10.68 siya ngayon. So ayun, tama, no? 13.48%, tama ba? Ayun, tama nga. So kung bumaba siya ng 10.10, yan na lang yung matitira sa gain ko. So ilang percent yun na wala? Almost 7, no? Almost 6%. And bakit
ko gustong i-risk yung 6% na yan. Para maabot yung gap na target ko. So, ang tanong, okay lang ba yun? Okay lang ba na i-risk yung 6% na yun? Para maabot itong TP ko na do na 12. For me, okay lang. Kasi ang mangyayari niyan, magre-risk ka ng 6%. Ayan. Para makuha mo yung TP mo na 13% pa. So, di ba ilang ano pa rin 'yon? Parang 1:3 pa rin 'yon, no? So, ganun ako mag-plan ng trade ko. Lagi nyo siyang kakalkulahin depende sa risk and reward. Pero, for me, yan yung ginagawa ko. So, yan yung plan ko sa PXP. And, sana maabot niya yung TP next week. Or kung hindi man, bumaba siya, edi, mababawasan yung gain natin. So, okay lang. Ganun talaga. Kasi pagka trail stop yung ginagamit mo, huwag ka mag-expect na makabenta ka sa tuktok. So, yun na naman yung mindset dun eh. Bakit ka manghihinayang na hindi ka nakabenta sa tuktok, eh yung plano mo, magbenta sa trail stop. O, ayun, kailangan nyo lang i-condition yung utak nyo na may mawawala kayong 5% gain. O, ayun lang mga alamat, yun yung plan ko sa PXP and kung paano ko minamanage yung trade. O, ganun din. Sa GSMI, meron din ako. So, ganun lang din. Trail stop lang din hanggang maabot yung TP ko. So, pero hindi na natin i-discuss yung GSMI. Kung gusto ko lang i-share kung paano mag-manage ng trade, lalo na pagka may gain ka na. Huwag mo nang ibalik, mga alamat. No, binigyan ka na ni market, ibabalik mo pa. Siyempre, kuwanan din natin siya paminsan-minsan. Huwag palagi tayo magbibigay sa kanya. So, ayun lang yung ma-share ko, mga alamat. Sana meron kayong natutunan. And huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa channel ko. So, ayun lang. Bye-bye!